Japanese people of the universe. Today is our third day here in Japan. And for today's itinerary, ay pupunta naman tayo sa Nara. So let's go and see you later. Okay guys, so nakababa na tayo sa Nara Station, Kintetsu Nara Station. And maglalakad tayo ng 6 minutes going to Nara Park. So masisimula na naman po ang ating marathon, walkathon for today's video. Ganun talaga dito sa Japan guys. So kung pupunta kayo, make sure that you will bring your comfy shoes para hindi kayo sakita ng mga paa. So ayan na nga guys, mukhang meron pa ditong shooting ng isang Japanese drama. Yan. Baka ma-face dito yung camera, makita tayo. Shout out naman po dyan. Tsaka guys, uso dito yung ano, mga naglalakad. Ay naglalakad, nagbabike. Ayan, nakikita nyo may mga deer. Kasi isa dito sa famous na attraction dito sa Nara Park is yung magpapakain kayo ng deer. Yan. Ang cute nila! So later, try nating magpakain ng mga deer. Sabi kasi nila minsan, nagiging aggressive yung mga deer pag pinapakain mo. Kasi syempre, naaamoy nila na may food ka sa kamay, so lalapitan ka talaga nila. Ayan, oh. Nice. So ayan guys, bumili tayo na tayo ng crackers para pakainin yung mga deer. So 200 yen yung isang pack no crackers. So so ang agat niya. So let's see, pakainin natin. So bago nyo pakainin yung deer, magbow kayo at magbabaw din sila sa inyo. Alam nyo ba na yung mga crackers na binibili natin para pakainin yung mga deer ay napupunta yan sa Foundation for the Protection of Deer in Nara. Alam naman natin na ang deer ay wild animals, so yung mga profit or kinikita nila sa pagbebenta niyan is ginagamit nila towards deer conservation. So ayun na nga guys, tapos na tayo magpakain ng deer. Dalawa lang yung lumapit sa atin, pero okay na rin yan kasi feeling ko pag mas madaming lumapit, mas aggressive. So ngayon naman ay pupunta tayo sa Kofukuji Golden Central Hall. So ngayon naman guys, ay pupunta kami sa Kofukuji Central Golden Hall. So yung entrance doon guys is 500 yen per adult. Ayan guys, nakapasok na kami. At napakadaming temple. Temple ba tawag dyan? Hindi ko alam. Or mga grand hall. Ay, feeling ko nasa isa kong historical drama. Ang ganda guys. Grabe. Yung nakikita nyo guys is the Central Golden Hall. So yung binigay sa atin na brochure sa entrance is nakasulat ng Japanese. So para ma-explain kung mabuti, nag-search ako sa Google.
Yung nasa right side is the 5-storied Pagoda National Treasure. Katabi niya yung Eastern Golden Hall National Treasure. Hindi kami nakapasok dyan guys kasi parang nire-renovate yung temple. At kahit dito guys, sobrang daming estudyante. So, yan palang nakikita nyo, yan yung Southern Round Hall, important cultural property. Ikot pa tayo guys at tignan natin kung ano pa yung makikita natin dito sa Kofukuji Central Golden Hall. Ito naman yung 3-storied Pagoda National Treasure. May mga deer din dito guys. Ito naman yung Northern Round Hall National Treasure. So I think that's it guys. Yun lang yata yung mga pwede nating makita dito sa Kofukuji Grand Central Hall. So let's see kung makakapunta pa kami sa Todaiji Temple. Sabi nila malapit lang dito yung Todaiji Temple. So let's go guys! Ayun nga guys, change of plan tayo. So instead na didiretso tayo sa Todaiji Temple, napag-isipan namin na dumiretso na lang ng Kobe at doon tayo magla-lunch sa Chinatown. Maghahanap tayo ng sikat na Kobe beef doon. And okay lang kung hindi tayo matutuloy, so at least kung makakabalik man tayo dito sa Nara, meron tayong ilulook forward na attraction. So see you in Kobe later! So we're here in Chinatown, Kobe, at naghahanap kami ng Kobe restaurant kasi yun yung gusto naming i-try for lunch kasi sikat dito sa Kobe ang kanilang Kobe beef. Marami ring mga street food at mga restaurant dito sa Chinatown, pero ang goal natin for today is kumain ng Kobe beef. At tignan nyo guys, sobrang dami ring tao dito ngayon. That's the restaurant guys, Kobe Beef. Konnichiwa. Tu? Ya. So ayun na nga guys, dito na kami sa Kobe. And dahil speciality ng Kobe
ay ang Kobe beef. Iyon ang itatry namin for lunch. So I ordered Kobe beef red meat, 120 grams. So talagang sinusukat nila guys yung grams ng in-order natin. And it cost 4,620 yen. Alam ko na pricey siya, pero tingnan nyo later kung bakit medyo pricey dito. So ito yung reason guys kung bakit medyo pricey siya. So nandito kami sa Kobe Beef Aikichi Restaurant and it's a teppanyaki restaurant. So what is teppanyaki? Teppanyaki is derived from the word teppan in Japan, which means metal plate. And yaki means grilled, fried, and pan-fried. So the literal translation will be grilling or frying on a metal plate. And may designated chef kayo para ipagluto kayo ng inyong Kobe beef. That's why it's a bit pricey. Kasi quality na yung meat niya at the same time, ganyan yung service nila. Amoy pa lang guys, sobrang nakakagutom na. I'm so excited to taste the Kobe beef. Guys, presentation pa lang, panalo na. Itadakimasu. Sauce, wasabi, miso. Miso. Soy sauce. Soy sauce. Garlic. Garlic. Vinegar. Vinegar. Itadakimasu. Here is our Kobe beef. Let's eat, guys. Thank you.
Sobrang sarap niya, guys. Alam niyo ba na ang sinison lang sa kanya kanina ni chef is salt and pepper, pero sobrang malasa yung beef. Hindi pa to yung premium, guys. Ang in-order lang namin is the classic one o yung pinakamura. Pero sulit na siya, guys. Siguro kung premium to, yung beef siguro or yung meat, natutunaw na lang sa dila nyo. Ganun ako ka-OA, guys. Pero really, sobrang sarap. And kung nandito kayo sa Kobe, please try to eat here in Aikichi Restaurant. Take note, guys, na unlimited yung rice, soup, and salad. So, kung nabitin kayo, pwede kayong mag-request ng another bowl. Kasi ako, nag-request ako ng another bowl of rice sa sobrang sarap. So, we are done with our lunch in Aikichi Kobe Beef. And medyo mahal siya, pero worth it naman yung service siya, yung quality ng food. So, kung mabibisita kayo dito sa Kobe, try nyo ikainin yung kanilang Kobe Beef. And ngayon naman, papunta kami sa American Park. Since nandito rin naman tayo sa Kobe, tambay muna tayo sa American Park. Kasi na-search ko sa Google na malapit lang dito sa Chinatown yung American Park. So pahinga lang tayo dito, guys. And later, balik na tayo sa Osaka. O, diba, guys? Sobrang chillax lang ng itinerary natin for today's video. Kasi in the past 2 days, sobrang walkathon, as in sobrang pagod kami sa dalawang araw namin dito sa Japan. So for today, yan, relax lang kami, guys. Yeah, it's a Kobe port. Kaya pala napansin namin na ang daming barko kasi port pala yan. Daungan ba? Ayan, guys. Ito yung American Park. Ganda. Ito. So kung gusto nyo lang ng chillax na itinerary pag nandito kayo sa Japan, yan, bumisita kayo sa Kobe. So we're back here and in Osaka, and papunta kami ngayon sa Shinsaibashi para tumingin ng mga mapapasalubong para sa ating families and friends. At tingnan nyo, guys, sobrang dami ng tao dito. Papakita ko sa inyo. Diba, guys, sobrang dami ng tao kasi pagkalagpas mo dito sa Dotonbori is Shinsaibashi na, and Shinsaibashi is a shopping street. So yan, yung mga gusto mag-shopping, ayan, punta lang kayo dito sa Shinsaibashi. Kaya lang ang agang nag-close ng mga shop dito, mostly 9 PM close na sila. So much better punta kayo dito ng medyo maaga-aga. Bali yung liit ko doon. Tommy, kasi Tommy? Dito na rin namin napili ni ate mag-dinner. So here's our dinner for today. Makarel? Dino? Hindi na ako nakapag-video, guys, kasi sobrang gutom na ako. So pagkalabag talaga ng food sa lamesa is kinain ko na. Pero in fairness, masarap siya, guys. Samahan nyo ng onigiri. Sobrang sarap. And then, squid.
And we're back sa aming hotel room. So, sobrang daming tao kanina sa Shaibashi and napakahirap mamili. Nakakita naman ako ng pasalubong for my kids like bags and clothes. Unfortunately, hindi ganun kadami yung option kasi nga dito is autumn season and magwi-winter na din. So, mostly ng kanilang clothes is for winter season. So, makakapal. And hindi ko naman magagamit yun sa Dubai kasi wala naman kaming winter and even sa Pilipinas din naman wala. So, tatapusin ko na po ang video na ito. At kung nagustuhan nyo po, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa aking mga Japan vlogs. Bye!